Viral sa social media ang isang taxi driver sa Naiya na naningil ng 10,000 pisong pasahe kada pasahero. Bukod sa overcharging, sinubukan pa raw ikulong sa loob ng sasakyan ang mga pasahero hanggang hindi nakakabayad. May report si Jonathan Andal. Tinatayang 4 na kilometro lang ang pagitan ng Naiya Terminal 3 at Terminal 4. Nasa 14 na minuto lang ang biyahe kung walang traffic. Pero sa viral video na ito, isang taxi ang naningil ng 10,000 piso kada pasaherong Taiwanese tourist. Okay na dito. My friend, it's our rate. Okay. Support me the rate. Okay. Base sa taripang inabot ng katabi ng taxi driver na may logo pa ng Naiya Department of Tourism, mahigit 13,000 piso ang pamasahe kada pasahero mula Terminal 3 papuntang Terminal 4. Sa ilalim ng taripa, may banta pa na may parusa ang paglabag sa airport policy. Ang viral post na ito, iniimbestigahan na ng LTFRB at Manila International Airport Authority o MIAA. Pero hindi naplakahan ng taxi at inaalam pa ang pangalan ng driver nito. Walang pasahe na nagkakahalaga ng 10,000 pata. As tinalo pa po nun yung pasahe sa eroplano. Nakapag-ugnayan na po kami doon sa tao na nag-post nito at nakausap na po siya ng ating mga imbestigador. Lang Manila International Airport Authority po ay nananawagan no, sa ating mga pasahero. We encourage them to take the accredited transport ng Naiya dahil po dito madali po nating matukoy at mahuli ang mga nag-aabuso no, ng mga taxi drivers. Ang uploader ng video tumangging magpa-interview. Pero sa kanyang post, shinare lang daw ng kanyang nobyong Taiwanese ang video at picture na galing sa Facebook group ng mga turistang Taiwanese dito sa Pilipinas. Batay raw sa original post, mismong gwardiya sa Naiya ang nagdala sa mga Taiwanese papunta sa umano'y scammer na taxi driver. Nilak pa raw ang mga ito sa taxi hanggat hindi nakakabayad ng tig 10,000 piso kada tao. Nakalaunay natawaran nila ng 5,000 piso. Sabi ng LTFRB, 3 lang ang uri ng taxi sa Naiya. Ang regular taxi na kulay puti na 45 pesos ang flag down rate. Ang airport taxi na kulay dilaw na 75 pesos ang flag down. At ang coupon taxi na may fixed rate kada destinasyon. Babala ng LTFRB, posibleng suspensyon ng prangkisa ang parusa kapag napatunayang nag-overcharge ang taxi sa viral video. Binalaan din nila ang iba pang taxi na nangongontrata lalo ngayong Christmas rush. May multayan ng hanggang 15,000 pesos at posibleng kanselasyon ng prangkisa. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.